Eden Suarez ng Net25. Good morning po, Secretary. Regarding po lang po dun sa white alert na i-issue ng DOH dahil sa bagyo, can you please elaborate on this po? Sa white alert, white alert ng DOH. Oh. Ang ibig sabihin lang doon, ang ating mga hospitals are ready. Ibig sabihin, merong 24 hours na talagang, para bang sinisiguro talaga natin na may doktor na matatawagan agad if there is going to be any calamity. Second is, para bang double-checking sa mga supplies mo, ganoon. Your power, your water, gamot, no? And of course, yung coverage of all. So, one ito, para makusawan first step natin to make sure na kung merong mga kailangan ng certain emergencies, disaster, at let's say merong nabalian, merong nasugatan, meron tayong enough supplies sa nakailangan sa panggagamot. So regarding po dun sa Abacada campaign contra dengue, up until when po yung ano nun? Continuous, actually nga, kung susundin lang dapat ito all year round. Subalit, siyempre, pag yung walang gaanong kaso, relax naman ang mga tao. So, we try to impress upon the people the need for this on a year-long basis. Subalit nga, we know that by July, August, magsisimula na ito, kaya nakikita na nga natin, lalo nating ine-emphasize, no? Para bang human kwan yun eh, human trait natin eh, pag wala pang masyadong problema, relax muna. And even if we work very hard in terms of advocacy for prevention, talagang ang tao will only be jolted pag talagang nakikita na nilang may problema na. And I think it is very, very clear that we have a problem. We have been talking about this all year round. Pero today, because of what has happened in several areas, lalo na dito sa Metro Manila, I'm so happy and glad that finally all sectors of the community are already involved. Sir, another one lang po. Yung a certain doctor po sa bahagi ng Zambales ay parang may ginagamit na injection contra dengue. Are you familiar po or aware on that ano po, yung injection? Parang Cobra 9F, something like that. Ganito nga eh. Pag yung sakit na ganitong wala ka talagang specific na panggamot, ang daming mga ideas na lumalabas at ang daming mga suggestion o ginagamit, no? Specifically in your sagot mo, wala akong alam dyan about that. Last na lang po, sir. Yung po sa CCT beneficiaries, nabanggit nyo kanina, 5.3 million per families or 25 million individuals. Paano po nila malalaman or ano pwede nilang ibigay or ipakita sa public government hospitals para po sila masabi poor of the poorest families? Hindi ba kaya nga pinaliwanag ko na dapat pumunta sila sa PhilHealth office para mabigyan sila. Meron din kaming programang kasi simula lang, and baka marami pang ospital ang wala nito, yung tinatawag nating PhilHealth desk sa mga ospital. Kaya meron na kaming inilabas niyang department order, but I'm almost certain na marami pang ospital na hindi nakakalagay doon ng ganunong listahan. Second, meron na rin kaming inilabas na order na lahat ng mga hospital, kumuha na ng listahan ng kanilang yung nasa database noong DSWD. I am sure marami pa rin wala noon. Kasi simula lang natin within the you know, the past month or so. So itong gusto ko lang ipaalam na these are programs that we have already initiated. Subalit nga, it will take some time na malaganap po ito sa ating buong bansa. And I'm glad that we have this kind of communication and news exchange nga. Parang maidiretso na kaagad natin at maipaalam na natin sa ating mga kababayan. Huwag lang namang masyadong mag-asa na pag wala pa, magagalit kaagad. Thank you po, Secretary.